maiinit na balita ngayong tanghali. Tatlong araw na National Vaccination Days nagsimula na ngayong araw. Mga bansang nagkakaroon ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 Omicron variant, dumarami. Pasay City Jail para sa inaasahang paglilipat doon kina Lincoln Ong at Mohit Dargani ng Formally Pharmaceutical Corporation. Sinuspinde ng Department of Labor ang pagde-deploy ng mga newly hired household service workers sa Saudi Arabia. Ipatutupad na muli ang number coding sa Metro Manila sa loob ng linggong ito ayon sa MMDA. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 29, 2021. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nagsimula na ngayong araw ang tatlong araw na National Vaccination Days. Sa Marikina City, nasa 30,000 tao ang target mabakunahan sa loob ng tatlong araw. Narito ang report ni Janice Inhente live. Janice, ilan ang kabuang vaccination sites ngayon na nakilahok sa bayanihan bakunahan sa buong bansa? At kumusta naman ang pagbabakuna dyan sa Marikina? Ela, nasa 8,000 hanggang 10,000 vaccination sites ang bukas ngayon para tumanggap ng mga magpapabakuna kontra COVID-19 sa tatlong araw na National Vaccination Days. Noong Sabado, inanunsyo ng National Vaccination Operation Center na ibinaba nila ang target na mabakunahan sa 9 million na lamang mula sa dating 15 million. Paliwanag ni Department of Health Secretary Francisco Duque III, ito ay dahil sa logistical challenges gaya ng hindi pagdating on time ng mga medical syringe na in-order ng pamahalaan. Gayunpaman, inanunsyo ng National Task Force Against COVID-19 na may isa pang bayanihan bakunahan na mangyayari naman sa December 15 hanggang 17 kung saan target ng pamahalaan na makapagbakuna ng nasa 6 na milyong individual. Samantala, Ella, dito naman sa Marikina City ay 10,000 individual ang target ng lungsod na mabakunahan ngayong araw. 4 na vaccination venues ang binuksan ng Marikina LGU para sa 30,000 individual na target mabakunahan ng lungsod sa loob ng 3 araw. Ayon kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro, nakapaghanda sila ng 30,000 doses ng Pfizer COVID-19 vaccines, maging iba pang medical supplies gaya ng syringe. Isa naman sa tinitingnan ng LGU na magiging hamon ang pagtanggap nila ngayon ng mga walk-in lalo na sa hanay ng mga non-resident. Kaya naman nakikipag-ugnayan na rin ang Marikina LGU sa Department of Information and Communications Technology o DICT para masigurong maigi ang mga detalye o masuring maigi ang mga detalye ng mga nagpapabakuna. Bagaman na tumatanggap ang lungsod ng walk-in, nakiusap pa rin ang Marikina LGU na mag-pre-register sana muna sa kanilang vaccination portal. Gayunman, sa mga hindi talaga makakapagparehistro, manual itong magre-register sa vaccination venue. Ela, magbubukas ang 4 na vaccination venues ng Marikina City simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero kung may mga habol pa, ay bukas naman ang Marikina LGU na mag-extend ng kanilang vaccination hours. Ela? Janice, wala bang naging problema doon sa mga nabakunahan? Ella, so far sa ating nakitang assessment dito ng Marikina LGU at kanina ni Secretary Duque ay maayos naman yung naging vaccination ngayong sa unang araw nga ngayong National Vaccination Days at maayos naman. Ella, wala namang na-report na mga untowards side effect ng bakuna. Janice, nabanggit mo kanina na Pfizer ang binibigay na bakuna ngayon, ano? Hindi pa sila nagkakaroon ng problema sa syringe kasi ang syringe ng Pfizer ay magkaiba sa iba pang mga bakuna.
sinabi ni Mayor Marcy Teodoro na nakapaghanda sila ilang linggo pa lang ay nakapaghanda sila ng mga medical syringe para dito sa pagbabakuna nga nitong tatlong araw na National Vaccination Days. At ayon kay Mayor Marcy ay bukod sa ipinadala ng pamahalaan na supply ng syringe ay meron din silang in-order na sarili dito sa lungsod. Alright, Janice, Pfizer lamang ba ang ibibigay ngayon na bakuna? Tama ka dyan, Ella. Pfizer lang at meron silang 30,000 Pfizer vaccines na inilaan para sa 3 days. Yan, Ella. Alright, maraming salamat, Janice Inhente, live na nag-uulat mula sa Marikina City. Marami ang nananawagan na payagan na sana ang mga walk-in na makapagpabakuna sa loob ng tatlong araw na national vaccination laban sa COVID-19. Gayunman, magdedepende sa mga lokal na pamahalaan ang pagtanggap ng mga hindi nakarehistrong vaccine. Mula sa Quezon City, may report si JP Nunez live. JP, paano ngayon yung magiging sistema ng pagtanggap ng mga walk-in ngayong tatlong araw na National Vaccination Days? Aga, ayon nga kay DOH Secretary Francisco Duque III, nasa kanya-kanyang paraan ng mga LGU kung paano tatanggapin ang mga magpapabakuna ngayong o yung mga magwo-walk-in ngayong sa mga vaccination site ngayong 3-day na National Vaccination Day. Mas mainam anya na mayroon ng hawak na listahan ang mga LGU ng mga tatanggapin sa vaccination site. Pero hinihikayat ng Department of Health na magpabakuna ang mga Pilipino, lalo na ang mga hindi pa nakakatanggap kahit ng first dose. Gayon din ang paghikayat ni Secretary Duque sa mga senior citizen na magpabakuna, lalo na at may banta ng Omicron variant ng COVID-19. At target ng National Vaccination Days na maabot ang 9 million inoculation hanggang December 1. Ayon naman kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benher Abalos Jr., nagpadala ang Metro Manila Mayors ng 50 teams sa mga kalapit na probinsya upang makatulong sa rollout ng bakuna sa labas ng NCR. Nasa higit 90% na anya ang mga fully vaccinated sa National Capital Region, pero kung may pagkakataon ay maaari nang samantalahin ng ating mga kababayan ang booster shot kung pasok sila sa priority group. Samantala, ang vaccination site naman dito sa Batasan Hills National High School, karamihan ng mga nagpapabakuna ay nakapag-online register. Pero ayon sa health officer na nandito, ay tumatanggap sila ng walk-in. Nasa higit 1,500 ang target mabakunahan dito ngayong araw ng first at second dose. Habang bukas naman at sa December 1, inaasahang makapagbabakuna ng booster dose. Sa ngayon aga, susubukan pa natin makausap yung iba nating mga kababayan na nagpabakuna dito ngayon, lalo na yung mga empleyado na sinamantala itong National Vaccination Day, dahil nga ayon dun sa guidelines ng National Task Force Against COVID-19 ay hindi sila mamamarkahan ng absent, basta ipapakita lang yung kanilang mga vaccination card. Yan ang ating update. Balik sa'yo aga. Alright, maraming salamat, JP Nunez. Nag-deploy ng 7 team ang Philippine National Police para sa tatlong araw na vaccination rollout ng pamahalaan. Binubuo ito ng 70 tauhan mula sa Health Service at Medical Reserve Force ng Philippine National Police. Ang kabuuan ng ulat ay hatid ni Leia Ilagan live. Leia, saan-saan itatalaga ang 70 tauhan ng PNP? Ella, 10 nga dyan ang ipinadala sa Regional Medical and Dental Units dyan sa Police Regional Office 3 o sa Camp Oliva sa Pampanga. 10 rin ang ipinadala naman sa Police Regional Office 4A o dyan sa Calabar Zone na matatagpuan naman sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Ang mayroon ding mga naka-standby, Ella,
na 10 sa Kamkrame kung saan 18 ang trained vaccinator mula sa National Capital Region Police Office. Mayroon ding 40 na mula naman o naka-standby dyan sa Kamkaringal sa Quezon City. Ito'y upang italaga naman sa mga barangay dyan sa Quezon City. Ang mga idineploy ELA na Medical Reserve Forces ay ipinull out sa RT-PCR swabbing facility sa Mall of Asia upang tumulong sa National Vaccination Rollout ng pamahalaan. Ayon kay PNP Chief Police General Junardo Carlos, nakahandang tumulong ang pambansang pulisya sa pamahalaan sa paglaban sa COVID-19. The Philippine National Police is fully supportive of this national vaccination drive as the most potent response to the COVID-19 health crisis. ELA, pinayuhan din ito ang publiko na magpabakuna laban sa nakamamatay na virus. Now that the vaccine is available, we should seize the opportunity to inoculate as much of the target population to reach our herd immunity. Then we may have mitigated the health crisis or at least put up a shield of protection. ELA, sa kabuuan, ang PNP ay mayroong 5,530 na Medical Reserve Force at 347 dyan ang trained vaccinator. Yung mga yan ay naka-standby lamang sa iba't ibang regional offices ng PNP at nakahanda silang i-deploy kung kakailanganin pa ng Department of Health ng tulong. ELA? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan, live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. Patuloy nang dumarami ang mga bansang nagkakaroon na ng kumpirmadong kaso ng Omicron variant. Sunod-sunod na rin ang mga bansang nagpatupad ng travel restrictions sa buong mundo at nagkukumahoga mapigilan ang pagkalat ng pinangangambahang variant. Narito ang ulat ni Clarence Shaughnessy. Nakapagtala ng 13 kaso ng bagong Omicron variant ng coronavirus ang The Netherlands araw ng Linggo. Samantala, 2 naman ang nakumpirma sa Australia. Mayroon na rin mga naitala sa Israel, Canada at Hong Kong. Bagamat marami pa ang hindi nalalaman tungkol sa bagong variant, nababahala ang mga researchers sa posibilidad na mas resistant ito sa proteksyong na ipagkakaloob ng mga bakuna. Nangangahulugan kasi ito na magtatagal pa ang pandemya ng higit sa inaasahan. Sa ngayon ay itinuturing ng variant of concern ng World Health Organization ang nasabing bagong variant na natuklasan sa South Africa. Kaya patuloy ang kanilang paalala sa pagpapatupad ng maigting na public health measures upang hindi na kumalat pa ito. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng WHO sa mga eksperto sa buong mundo upang maunawaan ang COVID-19 variant na ito. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas mataas ang tsansa ng reinfection sa Omicron kumpara sa ibang COVID-19 variants of concern ayon sa World Health Organization. Gayunman, limitado pa ang impormasyon ngayon. Para sa detalye, nasa telepono si Aiko Miguel. Ay, kung ibig bang sabihin ito ay mas kailangan ng iba yung pag-iingat ang mga COVID-19 survivors at na de-detect ba itong Omicron sa RT-PCR test ng isang positibo nito? Yes, aga, kailangan nila ng iba yung pag-iingat dahil sa inisyal na impormasyon ng World Health Organization sa Omicron, posibleng mas mabilis mahawa muli o magkaroon ng reinfection ang mga dati nang nagkaroon ng COVID-19 o yung mga COVID-19 survivors. At batay rin sa update ng WHO, patuloy pang maaaring gamitin ang RT-PCR test para ma-detect kung ang isang tao ay infected sa variant of concern gaya nga nitong Omicron. Patuloy din ang pag-aaral ng mga eksperto kung mabisa rin sa detection ng Omicron ang iba pang ginagamit sa COVID-19 testing gaya ng rapid antigen test. Maging ang assessment sa bisa ng ibang ginagamit na gamot kontra COVID-19 sa mga pasyenteng may severe infection. Aga na pag-ugnayan ng WHO sa malaking bilang ng researchers ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Inirekomenda ngayon ng WHO sa mga bansa na lalong paigtingin ang genome sequencing sa mga samples na nagpositibo sa COVID-19. Iulat ang mga cases at clusters sa WHO at magsagawa ng field investigations at laboratory assessments upang mas maunawaan ang epekto ng Omicron sa bisa ng diagnostics,
gamot at COVID-19 vaccines. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Aiko Miguel. Muling naghigpit ng travel restrictions sa inbound international travelers ang Pilipinas dahil sa banta ng COVID-19 variant na Omicron. Pansamantala ring sinuspinde ang pagpasok sa bansa ng fully vaccinated foreigners ng non-visa required countries mula sa green list. Ang detalye mula kay Rosalie Coz. Nagpatupad ng mas mahigpit na border control measures ang pamahalaan ng Pilipinas upang maiwasang makapasok sa bansa ang pinangangambahang variant of concern na Omicron. Sinuspindi ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang inbound international flights at bawal makapasok sa Pilipinas ang mga biyaherong galing sa mga bansa kung saan may mga kaso na ng bagong variant. Bukod sa South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini at Mozambique. Idinagdag din sa red list ang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy. Hindi naman kabilang dito ang mga Pilipinong nasa ilalim ng repatriation efforts ng pamahalaan at pribadong sektor, subalit kailangan silang sumailalim sa entry, testing at quarantine protocols para sa red list countries, jurisdictions at territories. Sinuspindi rin ng IATF ang pagpasok sa bansa ng fully vaccinated foreigners ng non-visa required countries na nasa ilalim ng green list. Ibig sabihin, liban sa red countries at jurisdictions, susundin ang testing at quarantine protocols para sa yellow list sa lahat ng inbound international travelers, kabilang na ang mga manggagaling sa Hong Kong kung saan may natukoy ding cases ng Omicron. Sa ilalim ng protocols, may facility-based quarantine at swabbing sa third day para sa fully vaccinated na may negative RT-PCR test. At self-monitoring naman sa 14th day mula arrival. Sa walang negative RT-PCR test, sa ikalimang araw naman ang swabbing. Sa mga hindi naman bakunado, facility-based quarantine din at swabbing sa ikapitong araw. Samantala, hinikayat din ng mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang local COVID-19 response at maging alerto sa pagtaas ng mga kaso. Paiiralin din ang active case finding, contact tracing at isolation ng cases. Inaatasan din ng Bureau of Quarantine na makipag-ugnay sa mga LGU upang tukuyin kung mayroon mang pasahero na nagmula sa mga bansang nasa red list sa loob ng nakalipas na 14 na araw at isailalim sila sa mahigpit na home quarantine at RT-PCR test kung may mga sintomas. Pinatitiyak naman ng IATF sa DOH na handa ang health system capacity ng bansa para sa posibilidad ng pagtaas ng COVID-19 cases. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilan sa mga mambabatas ay nananawagan sa pamahalaan na maghanda na ng mahigpit na hakbang upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng pinangangambahang Omicron COVID-19 variant. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok na nasa telepono. Nel, ano yung partikular na hakbang ang kanilang pinapanawagan sa pamahalaan? Yes, Aga, kung hindi niya magpapatupad ng total temporary travel ban ng pamahalaan sa mga bansa may kumpirmadong Omicron COVID-19 variant, ayon kay BHW Party List Representative Angelica Natasha Ko, ang Interagency Task Force ay dapat maghanda na ng mga hotel o pasilidad kung saan maaaring i-quarantine ang mga paparating na air passengers sa loob ng 14 na araw. Patuloy anya ang pagkalat ng mga Omicron cases bukod sa Hong Kong at Israel. Ayon sa mambabatas ay may mga kaso na rin sa United Kingdom, the Netherlands, Germany at Italy. Ayon kay Ko, maraming Pilipino ang magsisiuwian ngayon dahil sa holiday season. Dapat anyang payuhan ng mga Pilipino sa ibang bansa na ipagpaliban muna ang pag-uwi sa Pilipinas. Ayon naman kay House Deputy Speaker at Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez, kailangan magpatupad na ang pamahalaan ng mahigpit na border control at huwag anyang pakampante sa mga dumarating na mga pasahero mula sa ibang mga bansa.
Para naman kay House Deputy Speaker at bagong Generation Party Disc Representative Bernadette Herrera, kailangan magdagdag ng hakbang ang mga otoridad tulad ng pagpapalakas ng contact tracing, rapid testing at isolation sa lahat ng ports entry sa buong bansa. Ayon kay Herrera, kailangan may handa ng sistema ang pamahalaan upang hindi mawalang saysay ang mga nakaraang paghihirap at pagtitiis, lalo na sa paulit-ulit anyang lockdown noong nakaraang taon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuho. Narito po ang MCGI Cares, The Legacy Continues Update. Kahit may trabaho ay hirap pa rin matugunan ng isang nanay sa Caloocan City ang pang-araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya. Kaya naman agad siyang tinulungan ng Members Church of God International upang magkaroon ng dagdag na kita. Alamin natin ang detalye nito mula kay Sister Esther Tibar. Yes, Sister Esther. Magandang tanghali, Brad Aga. Kahit mahirap, basta't sama-sama. Ito ngayon ang kalagayan ng pamilya ni Aling Gina. Mula umaga hanggang gabi ay nagpipilit siyang magtrabaho para sa kanilang tatlong anak. Kahera sa isang hardware si Aling Gina. Alas 6 pa lamang ng umaga ay inihahanda na niya ang pagkain ng mga bata bago umalis sa bahay. Bago pa ako pumasok sa trabaho, pinagluluto ko muna po yung mga anak ko ng almusal. Sinisigurado ko po na pag alis ko, para pag nagising sila, may pagkain na po. Hindi na yung sila na magluluto. Pag-uwi niya naman ay ihahanda niya ang mga inangkat na laruan upang maibenta kinabukasan. Yung kinikita ko naman po dito, pantulong po sa gastusin sa bahay, sa pagkain. Si Mang Danilo naman ay caregiver ng isang matandang kapitbahay. Pagkatapos ng 3 oras na pagbabantay, ay babalik na siya sa bahay upang maalagaan naman ang mga anak. Sa totoo lang yung kinikita ko ron sa pag-aalaga, sapat sa pagkain, sa pang-araw-araw, pero sa ilang bagay, hindi na matutugunan. Eh, lalo na maraming gastusin yung mga anak namin sa gastos lang sa load. Marami pang alalahanin ang mag-asawa na kanilang iniaasa sa awa ng Diyos. Sa ngayon, malaking pagpapasalamat nila na sa kabila ng kagipitan ay may lakas pa rin sila upang maghanap buhay at magampanan ang kanilang tungkulin bilang magulang. At upang mas matugunan pa nila ang pangangailangan ng kanilang mga anak, humiling si Aling Gina ng dagdag na mapagkakakitaan. Ang hiling ko pong kabuhayan yung bigas po, mantika, asukal, itlog, kasi po sa observation ko po, mas kailangan po ng tao yun. Tulad ng ibang kababayan na natin na lumapit sa ating programa, hindi mabibigo si Aling Gina. Dahil MCGI Cares, kaya agad na tinugunan ng mga kasama natin sa Church of God International ang kahilingan ni Aling Gina na panindang bigas, mantika, asukal at itlog. Salamat po ng marami sa Diyos at natupad na po ang kahilingan ko pong pangkabuhayan. Salamat po ng marami.
Lumin po nawa, samahan po ako ng Diyos na mapalago ako po itong pangkabuhayan. Salamat po ng marami. Salamat po sa Diyos. Gaya ng nasusulat sa Biblia, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kawikaan 3:27. Salamat po sa Diyos! Salamat sa Diyos sa isa na namang pagkakataon na makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Sa pagdadamayan ng mga kapatid natin sa MCGI ay may dagdag pagkabuhayan na ang pamilya ni Aling Gina. Mula rito sa Navota City, ako si Sister Esther Tibar para sa MCGI Cares. The legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Balik sa'yo, Brad Aga. Maraming salamat sa Diyos, Sister Esther Tibar. Sa awa at tulong po ng Panginoon ay kasama rin sa bibigyang tugon ng MCGI ang mga munting kahilingan ni na Aurelia Rosario, Carlos La Corte, Dexter De Guzman, Shirley May Austria at Janine Vito mula Occidental Mindoro, Jenny Rose Del Monte at Rodrigo Fulinara mula Bulacan, gayon din sina Ramila Sagum at Melchor Intertas ng Pasig City. Tuloy-tuloy po ang ginagawang pagkakawang gawa ng Members Church of God International sa iba't ibang panig ng buong daigdig. Ito po ay bilang pagsunod sa aral ng Diyos sa Biblia na samantalahin ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti sa lahat ng walang inaasahang anumang kapalit. Dahil MCGI cares, and as we celebrate ang dating daan's 41 years of zealous truthcasting, the legacy continues through good works with faith, hope, and love for the glory of God. Salamat sa Diyos. Sa mga nanguna ngayong araw sa Nationwide Vaccination Day sa Chaoong, Quezon, ang mga person with disabilities o PWD. At mula sa Chaoong, Quezon, may live report si Alan Manansala. May mga kailangan bang requirements para sa mga PWD na gustong magpabakuna dyan? Yes, Ella, magandang tanghali. Kung ang PWD, Ella, ay nag-iedad 12 hanggang 17 anyos, kinakailangan may dala itong medical certificate o medical clearance mula sa doktor para magpapatunay na walang comorbidity ang isang batang magpapabakuna. Kung ang kasama naman ay ang kanyang magulang, kailangan may dala itong valid ID. Pero kung ang kasama ng batang magpapabakuna ay ang kanyang guardian, kinakailangan may authorization letter mula sa magulang at written certificate mula sa barangay at barangay clearance ang isang batang magpapabakuna kasama ang kanyang guardian. Pasado alas 7 ng umaga, Ella, kanina ay nasa mahigit 500 individual na ang nasa Chaoong Convention Center para magpabakuna. Isa ang Chaoong Convention Center sa Chaoong, Quezon sa 5 vaccination site para sa 3 araw na National Vaccination Drive. Alinsunod na rin sa ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban sa mga adult at pediatric na may edad 12 hanggang 17 anyos na magpapabakuna, nakiisa rin sa sabayang bakunahan ang nasa hanay ng persons with disability. Kabilang na dyan ang 17 anyos na si Nathalie Tongyo, isang visually impaired. Sa akin pong paniniwala, talagang dapat sa mga magulang, huwag nang magdalawang isip. Kasi sa panahon po ngayon, talagang kailangan natin ng vaccine. Dahil nga po sa mga virus na kumakalat. Kagaya po ngayon, parang may virus na namang bago na lumalabas. Kaya kailangan po talaga may protection tayo sa sarili natin. Ella, may 5 vaccination site ang LGU Chaoong target dito na mabakunahan ang nasa mahigit 14,000 individual. Sa 5 site, tanging Chaoong Convention Center lamang ang mag-accommodate sa mga batang magpapabakuna. Aminado si Municipal Health Officer Dr.
Elizalde Bercero Jr. ng Chaong Municipal Health Office na hindi nila tiyak na 100% na walang magiging problema sa gagawing malawakang bakunahan. Gayong first time lang ito isasagawa sa buong Pilipinas. Magkagayon pa man, positibo ang nasa hanay ng gobyerno na marami ang tutugon sa panawagang ito ng Pangulo, lalo't may panibagong variant na naman ang COVID-19. Ella. Alan, kumusta ang vaccine hesitancy dyan dahil yung isang ina nga ay nananawagan para mabakunahan ang mga anak dyan? Ella, isa nga ito sa naging tanong natin kay Dr. Elizalde Bercero ng MHO Tiaong, na kung saan isa sa mga nirurusolba nila yung pagkakaroon ng hesitancy ng mga kababayan natin, dahil una ang isa sa mga nagiging problema ay yung pagpili ng brand ng bakuna. Pero sa ngayon, Ella, dahil Pfizer ang gagamiting sa pagbabakuna, kaya marami rin ang tumugon dito sa dakong ito ng Chaong Quezon. Ella. All right, maraming salamat, Alan Manansala, live na nag-uulat mula sa Chaong Quezon. Dikit-dikit at hindi agad na ipatupad ang physical distancing sa bayan ng Claveria sa isla ng Burias Masbate matapos dumagsa ang mga nais magpabakuna ngayong araw sa pagsisimula ng National Vaccination Day. Ayon sa DOH, hindi nila inaasahan ang bulto ng mga nais magpabakuna sa lugar. Mula sa Masbate, may live report si Jerry Galicia. Jerry, wala bang mga police or mga authorities na nakaposte dyan sa lugar para magpatupad ng social distancing? At isa pang punto, no, bakit hindi inaasahan ng DOH yung pagdating ng maraming nais na magpabakuna dyan? Aga, mayroon namang mga kawanin ng Philippine National Police, mga barangay tanod, maging ang kawanin ng PDRMO na nagbabantay dito ngayon sa vaccination site dito sa Claveria Masbate upang magkaroon nga may patupad itong 1 meter physical distancing. Aga, hindi inaasahan ng Department of Health Development Management at Rural Health Unit ang pagdagsa ng mga magpapabakuna sa vaccination site dito sa Claveria Masbate sa isla ng Burias. Dikit-dikit at wala ng social distancing. Masbate nyo dito sa covered court, alas 7 pa lang ng umaga ay may mga nakapila na para magpabakuna. Ayon kay Department of Health Development Management Officer ng Claveria na si Noel De Sagun, di nila inaasahan ang pagdagsa na matatanggap ng bakuna ngayong araw. I mean, in-expect na ganito kadami talaga, na parang ngayon pa lang nandito na sila, ang dami-dami na. Kaya itong ating naninyo, kuminsan parang yung social distancing natin, medyo nahihirapan na din. Ang dami na namin in-request na members ng Philippine National Police. Although ngayon, inaayos na po siya. At saka yung mga barangay tanods ng Poblasyon 1 and 2, nandito na din siya. Aga, humingi naman ng tulong ang DOH at RSU sa mga kawanin ng pulisya, PDRMO at Force Multiplier Barangay Tanod upang umasiste at maitayos ang pila. Isa sa 6 na lugar sa Bicol Region ang bayan ng Claveria sa simultaneous launching ng DOH Bayanihan Bakunahan dahil sa mababang resulta ng vaccination rollout. Nasa 32% pa lang ang tumanggap ng bakuna sa target na 70% population o katumbas na 2,387 individual. Mahigit 4,000 pa lang ang fully vaccinated at mahigit 7,000 naman ang nakatanggap na ng first dose vaccine contra COVID-19. Isa-anya sa mga naka-apekto ng mababang resulta ng pagbabakuna ng mga residente ay dahil sa mga nagpapakalat ng fake news na kontra sa bisa ng bakuna at ang malakas na alon ng dagat. Yung media din natin, di ba, nakaka-apekto din yun kasi yung mga vloggers natin nagpapalabas ng mga fake news at marami din yung mga naniniwala kaya nagkakaroon ng mga hesitancy sa vaccine. So ang disadvantage lang ng nasa island is, halimbawa yung weather condition natin, masyadong maalon, yung mga bakuna po natin, hindi natin kaagad-agad nakukuha dun sa provincial health office. So nagkakaroon ng delayed ng vaccination. Aga, samantala bagaman mababa pa ang vaccine administration sa bayan ng Claveria, isang buwan naman na umanong walang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 dito sa lugar.
Yan man latest mula dito sa Klaberia Masbate. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, Jerry Galicia. Sa Davao Region, mahigit 700,000 na individuals ang target mabakunahan sa 3-day national vaccination drive. At mula sa Tagum City, may live report si Lucille Yoren. Lucille, ilang sites ang binuksan dyan sa Davao Region para makapag-cater ng ganyang karaming individual? Ella, 561 sites ang binuksan dito para sa 724,125 individuals na target na mabakunahan. Lahat ng sites ay bukas for walk-in mula sa 12 years old pataas basta dala-dala nila ang kanilang requirements. Magbabakuna rin ang booster shots sa A1, A2 at A3 o healthcare workers, senior citizens at may comorbidities. Siniguro naman ng Department of Health 11 na may sapat na mga heringilya sa bawat vaccination site. Right now, we have received kasi from the national around 1 million syringes for the COVID-19. When we deliver the vaccines, na po siya kauban ng mga syringes. Ella, upang masiguro naman na hindi magiging super spreader event ang tatlong araw na vaccination drive, may mga bastoneros at bastoneras na ipinwesto ang DOH 11 upang paalalahanan ang mga magpapabakuna sa palagiang pagsunod sa minimum public health standards. As of yesterday, nasa 59.1% ng target population na sa Davao Region ang nabakunahan ng first dose, habang 45.8% naman sa second dose. Umaasa ang DOH 11 na pagkatapos ng National Vaccination Drive ay maabot ng rehiyon ang 70% ng target population na mabakunahan. Samantala, ngayon nandito tayo sa Tagum City, Davao del Norte, kung saan 23 sites ang binuksan para sa 3-day National Vaccination Drive. Target ng LGU na mabakunahan ang 61,000 na tao sa loob ng 3 araw. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa'yo, Ella. Lucille, kumusta naman ang health protocols dyan? Na ipatutupad ba ng maayos? Yes, so far, Ella, sa nakikita natin ngayon ano, dito sa vaccination site na ating pinuntahan, may mga kawani naman ng police at may mga bastoneros at bastoneras gayon ng sinabi ng Department of Health 11 na inilagay upang masiguro na nasusunod yung minimum public health standards at may mga karatula din kung saan makikita yung step-by-step na proseso na pupuntahan ng bawat magpapabakuna upang hindi sila malito. At may mga inilagay rin na mga pagitan sa bawat steps upang hindi magkahalo-halo yung mga magpapabakuna, Ella. Lucille, ano bang ibig sabihin ng bastoneros at bastoneras? Sila ba yung may mga hawak na baston at kapag mayroong mga pasaway, ay babastonin ba nila? Not necessarily, Ella, pero sila yung mga inilagay ng Department of Health 11 upang masiguro na yung 1-meter social distancing at yung pagsuot ng maayos na pagsuot ng face mask ay masusunod ng mga magpapabakuna, Ella. So ang ibig sabihin nga ng bastonero at bastoneras, sila yung may mga hawak na baston, tama ba? Ella, wala silang hawak-hawak na baston. Yun yung term na ginamit ng DOH 11 na dito sa Davao Region para doon sa mga personnel na magsisiguro na nasusunod yung health protocols, Ella. Ah, okay. Maraming salamat, Lucille Yoren, live na nag-uulat mula sa Tagum City. May mga mapang-abusong employers sa Kingdom of Saudi Arabia ang nakaka-recruit pa rin ng mga domestic workers sa Pilipinas. Dahil dito, sinuspinde ng Department of Labor ang pagde-deploy ng mga newly hired household service workers sa bansa. At kaugnay ng balitang yan, may live report si Aileen Cerudo. Aileen, hanggang kailan ang nasabing suspensyon ng deployment ng domestic workers sa Saudi Arabia? Ayon sa inilabas na urgent memorandum ni Labor Secretary Silvestro Bello III, hindi muna ililift ang suspension ng deployment hanggat wala pang pinal na guidelines tungkol sa recruitment ng domestic workers sa ibang bansa.
Inutusan ni Bello ang Philippine Overseas Labor Office sa KSA na huwag muna ituloy ang pag-verify ng mga dokumento ng mga newly hired household workers na ide-deploy sa nasabing bansa. Sa isang statement, sinabi ni Bello na ito ay dahil sa patuloy na pagre-recruit umano ng isang retired general sa Saudi na si Ayel Tawa Al-Jalid ng mga household worker kahit nireklamo na ito ng pang-aabuso ng mga Filipino employee. Aniya, nakakalusot pa rin si Al-Jalid sa Philippine Overseas Employment Administration at Philippine Overseas Labor Office sa pagbe-verify ng employment contract. Merong umanong nagpapanggap na labor employer para sa kanya, kaya nakapag-recruit pa rin ito ng mga domestic workers. Nirekomenda ni Bello na bukod sa pangalan ng employer, kasama sa blacklist ang address nito. Samantala, nilinaw ng Philippine Overseas Labor Office sa KSA na newly hired household service workers lang ang kabilang sa suspension. Tuloy pa rin ang deployment ng mga domestic worker na renewed ang contract at mga skilled worker. At yan muna ang latest balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Aileen Cerudo Live, na nag-uulat mula sa Rizal. Ipinalilipat na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Pasay City Jail sina Lincoln Ong at Mohit Dargani ng Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Nakahanda ang nasabing pasilidad ng dalawang opisyal ng Pharmaly. Ang kabuuan ng ulat ihatid sa atin ni Harleen Delgado live. Harleen, saan ilalagay yung dalawang formerly executives sa Pasay City Jail? Ihiwalay ba sila sa ibang detainee or hindi? Aga, ayon nga mismo sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ay walang magiging special treatment para sa dalawang executives ng kumpanya. Ngayong araw nga aga, inaasahan ang paglipat kina formerly Director Lincoln Ong at Corporate Secretary at Treasurer Mohit Dargani mula sa Senado papuntang Pasay City Jail. Kasunod ito ng pagpirma ni Senate President Vicente Soto III sa commitment order sa dalawa matapos mabigong isumite ang mga kahon na naglalaman ng financial documents ng formerly na hinihingi ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Chief Inspector Xavier Solda, 1,000% congested ang Pasay City Jail at walaan niya silang hiwalay na pasilidad kundi ang isolation area bilang bahagi ng health and security procedure sa mga kulungan. Paliwanag ni Solda, pagkatapos ng 10 to 14 day mandatory quarantine period, ililipat na mismo sa loob ng selda ng kulungan ang mga naturang individual. Paglilinaw ng opisyal, walaan niyang espesyal na atensyon para sa dalawang formerly executives at ang polisiyaan niya ng BJMP ay pantay-pantay na pagtrato at patas na malasakit sa lahat ng persons deprived of liberty. Sa ngayon aga, patuloy pa nating inaantabayanan kung anong oras posibleng maidipat si Ong at Dargani sa Pasay City Jail. Sa Biyernes naman, isasagawa ang 16th na Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng mga umano'y questionableng pagbili ng gobyerno ng medical supplies. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo aga. Okay, maraming salamat, Harleen Delgado. Nilinaw ng Commission on Elections na maaari pa rin kontrahin ang mga inilabas nilang guidelines kaugnay sa in-person o physical na pangangampanya. Narito ang live report ni Dante Amento. Dante, ano yung particular na rules dito sa in-person campaigning at ano yung sinasabi na maaring questionin sa COMELEC? Paano yun, Dante? Magandang tanghali aga. Ito yung particular ay pamimigay ng mga pagkain, pagkuha ng selfie o pakikipag-selfie sa mga kandidato at iba pa na nag-contribute ng physical contact at hindi nga namamantini itong physical distancing. Tuwing sasapit ang eleksyon, kabi-kabila ang pangangampanya ng mga kandidato
at nakaugalian na ang pamimigay ng mga pagkain at kumukuha pa ng litrato ng malapitan sa mga kandidato. Pero sa inilabas ng Commission on Elections o COMELEC na Resolution 10732 noong nakaraang Huwebes, bawal na ang mga ito dahil sa umiiral na pandemya. Sa ilalim ng rules, lahat ng mga lalahok sa in-person campaign ay dapat siguraduhin na nasusunod ang minimum public health standards. Aga una nang sinabi ni COMELEC spokesperson Director James Jimenez, ang paglabag sa rules ng in-person campaigning ay maging isang election offense kung saan maaaring makulong, madiskwalipika sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Sa in-person campaigns, bawal na ang pakikipagkamay, pakikipag-selfies, pamimigay ng pagkain, inumin, goods, items at iba pa. Pero sa tanong kung maaari pa bang questionin o tutulan ang mga nasabing rule, sagot ng COMELEC, sumulat sa kanila para sa anumang question. Anyone can write to the COMELEC, no, about regulations or provisions that they object to para ano, para ma-actionan natin. Pero paliwanag ni Jimenez, ang pangunahing dahilan kaya pinagbabawal nila ang mga nabanggit na dating nakaugaliang ginagawa sa pangangampanya ay para mamantini ang physical distancing. Naniniwala din ang komisyon na kaya nila itong ipatutupad sa tulong na rin ng mga lokal na opisyal. It was placed as a restriction because it really is just a logical conclusion of the social distancing idea, right? Na hindi ka pwedeng dumikit kasi nga, social distancing dapat, di ba? Para hindi tayo magkahawa-hawa. Ano ba yung mga instances na dumidikit yung mga tao? Iyan yung makikita mo dyan. Shaking hands, hugs, etc., selfies. So, yan yung pinatanggal natin. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Aprobado na ng Metro Manila Mayors ang muling pagpapatupad ng number coding scheme sa mga pangunahing kalsada sa buong Metro Manila. Kinumpirma ito ni MMDA Chairman Benhur Abalos Jr. at sinabing posible na ngayong linggo simulan ang pagbabalik ng number coding scheme. Nagkasundo ang Metro Manila Mayors na ipatupad ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Exempted naman dito ang mga pampublikong sasakyan dahil pa rin sa limitadong kapasidad. Layo nito na maibsan ang tumitinding traffic sa Metro Manila matapos na luwagan ng pamahalaan ang mga quarantine restriction. Kaugnay nito, magpapalabas ng opisyal na dokumento ang MMDA na pirmado ng mga alkalde kung saan nakadetalye ang petsa kailan ibabalik ang number coding scheme. Matapos gibain ng mga residente sa Katarungan Village ang pader na itinayo ng mga tauhan ng Bureau of Corrections, barbed wire naman ang ipinalit dito ng Bucor. Ito'y sa kabila ng utos ni Secretary Minardo Guevara sa Bucor na itigil ang ginagawa nilang paglalagay ng pader. Mula sa Muntinlupa City, My Live Report, si Mac Cordova. Mac, ano ba yung sinasabi ng Bucor? Bakit nila nilagyan ng pader ang gitna ng kalsada patungo sa poblasyon? Sabi kasi ng mga opisyal, Mac, ano, ng Muntinlupa, ay wala naman daw koordinasyon sa kanila ang Bucor. Yes, Aga, tama ang sinabi mo. At iginiit nga ng tagapagsalita ng Bureau of Correction na si Gabriel Chaklag na kailangang isara ang lahat ng access roads patungo sa New Bilibid Prison bilang bahagi ng ginagawa nilang security measures. Kaya ang nangyaring paglalagay ng pader sa pangunahing kalsada sa Katarungan Village ay isa lamang aniya sa matagal nang nakaplano
Ayon pa kay Tsaklag, kailangan nilang sundin ang mandato sa kanila upang piyakin ang seguridad ng prison camp. Yan po ay open knowledge na lahat po ng access routes ay talaga pong isasara at one time or another. So nagkaroon po ulit ng sinaradon ulit natin yung isang secondary route at iniintay po natin kasi sinasabi nila na illegal daw. But we are performing our mandate para i-secure ang prison. Prison camp ito, really, hindi ito for public access. At ginagawa lang natin ang ating mandate under Republic Act 10575 to secure the prison camp. Pero tutol dito ang pamahalang lungsod ng Muntinlupa City dahil una ay wala umanong koordinasyon sa kanila ang Bucor. Bukod dito, pahirap aniya sa mga residente, guro at mag-aaral ang paglalagay ng harang na ginawa ng Bucor. Mapapalayo at malaking gastos sa pamasahe kung iikot pa sa ibang daan patungong bayan. Aga, kakatapos lang ng ginawang session dito sa Muntinlupa City Hall at kabilang sa napag-usapan ay ang ginawang paglalagay ng harang ng Bucor sa kalsada ay kay Councilor Raul Coro. Isa sa kanilang gagawing resolusyon ay ang pagsasampa ng kasong sibil, kriminal at administratibo. Ang administratibong ikakaso nila for authority for filing sa ombudsman ay for abuse of authority. At civil case naman, injunction na patigilin ang pagpapagawa ng pader ng Bucor at buksan muli ang kalsadang isinara. Dagdag pa ni Councilor Raul Coro, nitong Sabado, ipinasa nila ang resolusyong gawing persona non grata si Bucor Chief Gerald Bantag na ani ay hindi pagiging welcome sa Muntinlupa City at hindi siya bibigyan ng respeto at kurtesiya na dapat ibigay sa isang opisyal ng gobyerno dahil hindi rin ani niya binigyan umano ng kurtesiya at respeto ang mga opisyal ng lungsod ng Muntinlupa. Pero maaari pa rin namang magpunta ang Bucor Chief sa NDP na nasa Muntinlupa City dahil mayroon pa rin naman siyang freedom of travel. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Ma Cordova. Alamin kung paano nakinabang ang mga overseas Filipino workers sa COVID-19 response ng Taiwan. Sa buong mundo, isa ang Taiwan sa may pinakamainam na tugon sa COVID-19 pandemic simula 2020. Ang detalye mula kay Paulo Dazal. Alam niyo ba na ang Taiwan ay 8 beses na mas maliit kaysa Pilipinas? At dahil sa mura, reliable at efficient na public transportation, ay madaling malilibot ang buong Taiwan at mapupuntahan ang mga sikat na tourist destination. Mula Taipei, hanggang Kaohsiung! Bukod sa mga sikat na landmark, hinahangaan ang Taiwan sa buong mundo dahil sa pagtugon nito kontra COVID-19. Simula na magkaroon ng COVID-19 outbreak sa mahigit 23 million total population nito, lagpas 16,000 lamang ang naitilang confirmed cases sa Taiwan at 848 ang total reported deaths as of November 16, 2021. Isa sa mga naging susi sa muling tagumpay ng Taiwan laban sa coronavirus disease ang mga binuong batas at regulasyon na may kinalaman sa disease control at prevention sa pamumuno ng Central Epidemic Command Center o CECC. Dagdag pa ang naging pagsunod at disiplina ng mga Taiwanese na pinuri ni Taiwan President Tsai Ing-wen sa kanyang National Day Address noong Oktubre. Sa ipo, iching-chong, 我们也再度的看到台湾人民的高度自律和素养。不管天气再怎么热，大家总是不忘戴上口罩。不管走到哪里，大家都会自动扫实名制QR code。疫苗到了，大家按照政府的安排，有秩序的接种。大家的努力，我很感谢。
Bunga nito, hindi nagkaroon ng malaking epekto ang pandemic sa pamumuhay ng mga mamamayan at foreign residents sa Taiwan. Tuloy ang trabaho ng local at foreign workers, kabilang ang nasa 150,000 na mga Pilipino. Bawat tulong ng Panginoon, nandito kami sa Taiwan, meron kaming hanap buhay at meron kaming naipapadalang sa aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Madali naman po ako nakahanap dito ng bagong employer dahil na rin po sa batas na ipinatupad ng Taiwan na pwede na pong lumipat ng ibang company. Dito naman po sa nalipatan ko ngayon, okay naman po kasi essential naman po yung company na napuntahan ko. Tumaas pa ng 3% ang economic growth ng Taiwan noong 2020 sa gitna ng pandemic. Kaya naman upang matiyak na maprotektahan laban sa COVID-19 ang mga mamamayan at ang mga manggagawa, kasama rin sa vaccination priority list ang foreign workers. Dito sa Taiwan kaming mga foreign workers kasama rin sa vaccine priority. Actually ako naka isang dose na ako eh. Ako recently na ako. Sa akin ano, BNT. Noong November 8, 2021, 74% na ng mga mamamayan ang nakatanggap ng first dose at 37% naman ang fully vaccinated. Bukod sa mga bakuna na galing sa ibang bansa, ay pwede rin pagpilian ang domestically developed vaccine na Medigen. Umaasa ang pamahalaan ng Taiwan sa first quarter ng 2022 na maaabot ang 80% na vaccination rate upang muling buksan ang border para sa mga foreign travelers. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue, Taiwan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kanilang tahanan ang nasa 2,000 pamilyang inilikas dahil sa sagupaan sa pagitan ng militar at Abu Sayyaf Group sa lalawigan ng Sulu. At mula sa Zamboanga City, narito ang ulat ni Val Villaflor live. Val, ang pagbabalik ba ng libo-libong pamilya sa kanilang tahanan ay indikasyon na nakamit na ang kapayapaan dyan sa Sulu? Ella, ayon kay Assistant Division Commander Brigadier General Bautista Jr., ay magandang indikasyon ito ng pagbabalik ng kapayapaan sa lalawigan, subalit may natitira pa rin anyang mga teroristang nag-ooperate sa lalawigan. At umabot na nga sa halos 2,000 na pamilya ang nakabalik na sa kani-kanilang tahanan sa Sulu. Sila ang mga naapektuhan ng sagupaan ng AFP at Abu Sayyaf Group sa nakalipas na 5 taon. 1,600 rito ay mula sa 9 na barangay sa Patikul at higit 300 naman mula sa Budbong at Talipaw. About almost 2,000 families from the municipality of Patikul and Talipaw. Ang finocus kasi namin pagbalik ng mga bakwit is yung mga kung saan talaga naglalaban yung sundalo at yung mga busayap. Ella, magkatuwang naman sa Balik Barangay Program ang National at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Government, Department of Public Works and Highways at Municipal Task Force to End Local Armed Conflict. Sa ilalim ng programa, pinagkalooban sila ng cash assistance, relief goods at medical assistance. Mayroon na ring livelihood program para sa mga residente at nilagyan na ang komunidad ng klinika, water system, covered court at mga kalsada. Sinimula na rin ng DepEd na ibalik ang edukasyon sa lugar, katuwang ang mga sundalong sinanay para magturo sa alternative learning. For almost 20 years is nakabalik na yung mga estudyante sa kanilang pag-aaralan with the help of our soldiers and the BARM
especially on the education na aspect, is natulungan itong mga communities mag-aaral ulit. Iniyak naman ng AFP na ligtas na sa mga lugar at nangako rin ang mga residente na makikipagtulungan sa otoridad upang wag nang makabalik ang mga bandido. At yan ang latest sa Sulu. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Val Villaflor Live, na nag-uulat mula sa Zamboanga City. Nalalapit na ang Wish Music Awards, pero bago magbigay ng mga parangal ang Wish 107.5, ang istasyon muna ang binigyan ng pagkilala. Para sa detalye, narito ang ulat ni Ninia Armilio. Bago pa man matapos ang taong 2021, isa na namang pagkilala ang tinanggap ng inyong paboritong FM station. The most innovative FM broadcasting and media production, it is none other than Wish FM 107.5. Itinanghal ang Wish 107.5 bilang world-class Philippines brand Hall of Famer dahil sa mga tagumpay at achievements nito at tinawag ding most innovative sa larangan ng FM broadcasting at media production. WCP Hall of Famer ang isang company o brand kapag tatlo o higit pang beses na naging world-class Philippines awardee ito. Wish FM is one of our world-class Hall of Fame company brand awardees for 2021, as you have been consistent awardees since 2017. Wish FM also has been consistently innovative in your line programs, especially your interesting segments like Wish Buzz, Harana, and many more. Wish FM has been recognized as balanced and holistic in its entertainment approach. Congratulations, Wish FM. This won't be possible without God's help. And talaga pong nakakataba ng puso na tinanghal ang Wish 107.5 na Hall of Famer ng WCP. So maraming salamat po. Dahil po sa mga taong katulad ninyo, mas nai-inspire kaming mas pagbutihin yung ginagawa namin sa Wish 107.5. Mas maging innovative. Samantala, si DJ Jenny naman ay tumanggap din ng parangal bilang isang world-class Filipino achiever. On behalf of our, of course, Wish family, we'd like to thank all of our wishers for all the support and love, especially amidst this pandemic. Para sa inyo, actually, ang award na ito, despite all the challenges, nandyan kayo para sa amin. This award right here will definitely propel us even further to keep on using the platform that we have to educate, to raise awareness, and to make an impact most especially. So to God be the glory. Maraming salamat sa Diyos. Bukod sa Wish FM at kay DJ Jenny, tumanggap din ng pagkilala ang iba't ibang individual at kumpanya sa larangan ng entrepreneurship, hair and makeup service, fashion designing, cakes and pastries, hotel and entertainment, at marami pang iba. Kabilang naman sa mga kilalang personalidad na hinirang na world class, sina Jeffrey Hidalgo sa larangan ng performing arts, Venice Saturno para sa kanyang kontribusyon sa larangan ng musika. Tumanggap din ng world-class na parangal ang UNTV News anchor na si William Tio. Taon-taon kinikilala ng world-class Philippines sa pamamagitan ng WCPA o World-Class Philippines Awards ang mga world-class Pinoys at most resilient companies, brands at organizations. Ginanap ang parangal noong Sabado sa City of Dreams, Manila. Ninia Armilio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahang makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito po ay isinasagawa Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Oras po yan dito sa Pilipinas. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng social media accounts ng Members Church of God International. Bukas po ito sa lahat, ano man ang inyong relihiyon o lahing kinabibilangan. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos gabi-gabi. Mga kasangbahay,
Hi, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyo muling mapanood ang CNews, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 15, Versikulo 1, na nagsasabi, "Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili." Tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.